Sa pagkuha ng PSA certificate, mapa birth certificate, marriage, CENOMAR, and death certificate, lahat ng certificate sa PSA, kinakailangan magpa-appointment, mapa online or on-site. Ito po yung mga kailangan dalhin. Valid ID ng requester at ng owner ng certificate. Number 2 po, papotocopy nyo na rin if ever na kailangan. Kasi nung kami, kinailangan ng photocopy. Number 3, authorization letter kung hindi kayo ang mismong pupunta doon sa office or kung meron kayong representative. Hi guys! Welcome sa aking channel. Sa araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng appointment para makakuha ng PSA certificates on-site, okay? So, marami na po kasi akong video na tinatalakay kung paano kumuha ng mga certificate online. Ayan, pwede nyo po siyang i-check dyan or sa I button, may mga link dyan. O kaya sa description box sa baba, ilalagay ko yung mga link kung gusto nyo kumuha ng mga PSA certificate online. Pero sa video na ito, ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha on-site, which is one-day process only, okay? So, simulan na natin. So, syempre, kunin na po natin ang ating mga phone, punta po tayo sa Google, at i-type po natin ang appointment.psa.gov.ph. Ayan. Kung nalilito po kayo kung paano siya i-type, i-check niyo po yung description box, nilagay ko na yung link dyan para diretso na kayong mapunta doon sa website, okay? So, yan yung may logo na yan ang ating i-click. Itong colorful na to, i-click natin yan. Pagka-click nyo po dyan, makikita natin yung mga steps, data privacy, kung saan gagamitin yung mga information na kinuha sa inyo. So, sa baba, i-click nyo lang po itong I agree. And then, merong lilitaw na important reminders. Number 1, bawal po yung mga minor na mag-book. 17 pababa, bawal. Number 2, kung hindi po kayo makakakuha mismo and then meron kayong representative, kailangan nila ng letter at ng valid ID nyo. Number 3 naman po, ang appointment na ito ay first come, first serve basis. Okay? Okay? So, in-next nyo lamang po yan. Then, ilalagay natin kung saan tayo kukuha. So, ako sa San Fernando, Region 3 yun. San Fernando, Pampanga. So, yan yung pinili ko. And, in-next na natin. Merong map dyan kung saan siya. So, meron kayong guidelines kung di nyo alam. Then, mapupunta tayo sa page na to kung saan i-fill out nyo ang inyong first name, middle name, last name, email, and mobile number. And then, i-click nyo lang yung I agree to the collection, blah, blah, blah. Okay? Sa form po na ito, ang ilalagay nyo ay yung details ng requesters. Halimbawa, ako ang requester at ang kukunan ko ng PSA certificate ay yung anak ko. So, ang ilalagay ko na details dito ay yung details ko. Yung name ko, email ko, and mobile number ko. Okay, so then sa next page, ang ilalagay nyo naman ay yung kukuhanan nyo na mismo na certificate, okay? Pagka-click nyo ng next button, makikita nyo yung OTP verification kung saan nag-send sila ng number sa email nyo. I-check nyo lang yung email nyo and ilagay nyo yung number na sinend nila sa'yo and then verify. So yan, mapupunta na tayo dito kung saan ilalagay nyo na yung certificate na kukunin nyo. Sa certification type, nakasulat dyan kung ano kukunin nyo. CENOMAR, death, marriage, or whatever, diba? So ako, CENOMAR yung sa akin. Tapos, relationship. Anong relationship? Nung requester doon sa kukuhanan niya. Halimbawa, yung kukuhanan mo, yung anak mo, so lalagay mo daughter or son. Kung mama mo naman or papa, lalagay mo mother or father. Eh, ako yung requester, tapos kukuhanan ko yung sarili ko. So, ilalagay ko self, and then ilalagay ko na yung name ko, middle name, and last name. Ayan. So, kung kukuha pa kayo ng another certificate, halimbawa dalawang PSA yung kukunin nyo, PSA mo, tsaka PSA ng anak mo, pagkatapos mong i-fill out itong last name, dito sa baba, may add another certificate. So, pwede kang kumuha ulit ng isa pang certificate, isabay mo na, ilagay mo lang yung certificate type as birth certificate, and then relationship as your, kung ano man relationship mo dun sa kukuhanan mo, and then yung name ng kukuhanan mo. Then, i-click mo na yung next. Then, mapupunta ka na dito sa calendar kung saan pipili ka ng date kung kailan yung gusto mo. July 3 noong ginawa ko tong appointment na to, so gusto ko sana July 4 ka. So, lahat ng time ay full. Ayan, nakita nyo naman.
So, ginawa ko, pumunta na lang ako noong July 5. Tinignan ko, July 5, ayan. So, meron mga available date noong 7:30, 10:30. Basta pili kayo dyan. Yung pinili ko dyan ay yung 1:30 PM. After lunch kasi, at least nakakain na ako and then di ako malilate. Okay? So, click mo lang yung next and lilitaw yung appointment details summary. Andyan yung first name, middle name, kung saan kayo kukuha ng certificate, yung date, pati yung time. Ayan. And then, kung ilang certificate yung kinuha nyo. Ako kasi, kumuha ko ng dalawang certificate, Senomar, for me and for other, ano, pamilya ko. Okay? Andiyan din yung contact information, which is your email and mobile number. Okay? And after that, i-confirm nyo na yan kung nakita nyo naman na tama yung in-input or nilagay yung mga details. So, magpa-process siya and then i-click nyo lang itong next. So, mapupunta na tayo sa Civil Registration Service Appointment Slip. Okay? So, yan na yung ipapakita mo dun sa guard kapag pupunta ka na sa mismong site or office ng PSA. So, meron yung QR code, meron na namang appointment details, yung mga nilagay mo. Okay? So, sa ilalim niyan, makikita nyo yung mga important reminders. Pati na rin kung magkano yung babayaran yung sa certificate. Okay? So, para sa authentication and annotation of birth certificate, and marriage and death certificate, 155 pesos per copy. Para sa Senomar, 210 pesos per copy. Okay? May mga price dyan and iba pang mga reminders, basahin nyo. Minors are not allowed to book, katulad nung kanina. Okay? So, itong appointment na to, free lamang po ito. Okay? Wala pong bayad sa pag-a-appointment. And after yung important reminders, i-scroll nyo ulit sa baba, merong procedure for application. So, basahin nyo na lang, pero ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano yung procedure sa video na ito. Pagkatapos niyan, pag ni-scroll down mo pa, andyan yung note at saka yung mga downloadable na certificate form. Pwede nyo i-download dyan, pero ako hindi ko din-download yung Senomar kasi yung kukunin ko, diba? Hindi ko na din-download dyan kasi bibigyan naman tayo dun sa mismong site. Tsaka inaalala ko kasi baka pangit pa yung pagka-print or hindi tama yung format. Kaya dun na lang ako kumuha. Okay? So, itong application form, pwede mo siyang i-print. Print application form. Kasi yan yung ipapakita mo dun sa guard. Okay? Pwede rin namang screenshot mo na lang. So, papindit mo yung print application form, ganito yung makikita mo. Ayan, ganyan yung makikita nyo. And yan yung ipipresent mo sa guard. Pwedeng sa cellphone, screenshot, or pwedeng nakaprint na mismo. Papakita nyo sa kanila and then bibigyan ko yun ng form. So, ngayon meron na po tayong appointment. Ang kailangan lang po natin gawin ay pumunta po tayo sa araw at oras ng ating appointment. And then, ito naman po yung procedure or yung mga gagawin nyo sa mismong site. Okay, step number 1, pagdating nyo po sa PSA office, lumapit po kayo sa manong guard. Naka-assign po sila sa entrance ng gate, so agad nyo po silang makikita. And then, ipakita nyo po yung appointment slip. And bibigyan niya po kayo ng form kung saan i-fill out niyo po ito. Step number 2, magwe-wait po kayo sa waiting area sa labas. Kung sa San Fernando, Pampanga po kayo, waiting area po ay sa labas kung hindi pa oras ng inyong appointment time. So kami kasi naghintay kasi maaga yung aming pagdating. Wala pang 1:30 noon. So around 12:30 kami pumunta. So nag-wait pa kami dyan but around 1 PM, pinapasok na kami kahit wala pa yung appointment time namin. And then after that, may mabilis ang verification ng inyong ID at ng mga certificate na kukunin nyo or yung appointment na fill out nyo. Titignan lang kung match yung fill out nyo sa ID nyo. Okay? Then step number 3, magpipayment na po kayo. So dito yung part na medyo matagal, so 30 minutes ata kaming andito sa pagbabayad kasi dito na ata nila titingnan kung andun yung certificate na hinahanap mo. So dyan sa payment and then magbabayad ka na rin. Then step number 4, sa releasing na po kayo, dito mabilisan lang 2 to 3 minutes. Agad, andun na po yon. So kauupo lang namin, di pa uminit yung pit namin. Andyan na yung certificate. At nakuha na namin. So, yun lamang po para sa procedure. Napakadali. At napakadali. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong pag-like, comment, subscribe sa aking video. Hanggang sa muli. Bye!